Hi guys! Water is life and the best medicine. Ang sabi nga ng Marites mong kapitbahay, pag may nararamdaman ka, Mars, inuman mo lang ng tubig yan. And as a doctor, meron tayong tinatawag na water therapy. Kung ikaw ay may medical conditions tulad ng high blood, diabetes, naglalagnat ka ba, o kidney stones, we always say na you hydrate yourself. Take plenty of fluids, so maraming tubig. Kasi 70% ng ating katawan is made up of water. Pwede ka makasurvive ng ilang buwan na tubig lang ang iyong iniinom. Pero kung walang tubig, 1 week pa lang, bibigay na ang iyong katawan. Kaya nang pag-uusapan natin, ano bang iniinom ninyo? Purified, mineral, o distilled water? Sagutin natin yan sa video na ito. Questions ng ating mga patient is, Doc, okay ba ang mineral water? Doc, yung purified water, safe ba? Doc, para saan yung distilled water? So, sasagutin natin yan. And by the way, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist na nagbibigay ng mga health information para maging healthy kayo araw-araw. But first, don't forget na i-like nyo yung video, paki-share yung video, and please, paki-support po yung channel natin by subscribing. Paki-hit po yung subscribe button below para naman ma-update kayo ng mga latest video. So, let's begin! First is yung distilled water. Ang distilled water, example niyan, ay yung Wilkins distilled water. So, ang distilled water ang pinakamalinis sa lahat ng water. Kasi dumaan siya sa mga proseso tulad ng distillation. So, pinapakuluan siya ng ilang beses. Yun nga lang, in the process, nawawala yung bacteria, yung fungal niya, nawawala na rin yung nutrients, yung minerals, lead, nitrates, lahat yan tanggal na sa tubig. So, ito yung pinakamalinis. Yun nga lang, wala na siyang lasa. So, ang pinakawalang lasa ng tubig ay yung distilled water. Saan siya ginagamit? Kadalasan sa mga hospital setting. So, yung mga pasyente natin na hindi kailangan ng mga minerals o mga metals dahil sa kanilang medical condition, mas maganda ang distilled water. And, ginagamit din sa mga immunocompromised, yung ating mga patients with cancer. So, mas better na distilled water yung iti-take nila. And, ginagamit din ang distilled water sa pagtimpla ng mga milk formula ng mga babies. Pinaka-perfect sample ng distilled water kung ikaw ay gagawa sa bahay ay yung pagpapakulo ninyo. So, yung pagpapakulo ninyo ng tubig, yun yung nagiging distilled water. However, yung mga nabibili natin ay mas level up yun na distilled water. Mas maraming proseso po yung ginawa para ma-achieve na wala nang naiwan ni isa na component doon sa water na yan. Next is yung purified water. Ito yung mga kadalasang ino-order nyo sa mga water stations o yung maglalagay kayo ng filter ninyo sa inyong mga bahay. So, dumadaan siya sa reverse osmosis. So, malinis pa rin yung ating tubig. Wala siyang bacteria or any organisms, pero naiiwan yung kanyang minerals at yung mga ibang metals. Kaya yung lasa niya, masarap. Parang kasing lasa pa rin niya yung tubig na galing sa gripo. So, healthy din ang purified water. Basta, maayos po yung sistema. Maganda siya sa tiyan, sa ating digestive system. Maganda rin siya sa balat. Nakaka-improve siya ng ating skin. So, yun yung example ng purified. Yung mga ordinary water na in-order ninyo sa mga water stations. And lastly, yung mineral water. Ito yung pinaka-natural na water na iniinom natin. Perfect sample nito yung sa balon. Na may nakikita pa ba kayong balon ngayon? So, yung mga underground water, hindi sila dumaan ng temporary process, but dumaan sila sa natural process. So, na-filter na sila ng mga bato doon sa ilalim ng lupa. And then, yung kinalabasan nun ay yung mineral water. So, aside doon sa tubig sa balon, perfect sample nito yung commercially
available na Evian water. So, kumpleto siya ng minerals at nutrients na makikita mo lang talaga sa mga deep ground water. So, may magnesium, may phosphorus, may potassium, may calcium. Ang kagandahan naman nito is napakasarap ng water kapag galing sa underground. So, kung gusto ninyo yung pinaka-natural na water, you go for mineral water. So, that's it guys. Napag-usapan natin kung ano ba ang pagkakaiba ng purified, distilled, at mineral water. So, it's a matter of choice or depende sa medical condition ninyo. Ang importante, we stay hydrated. Dapat nakaka 7 to 8 glasses of water a day. So, I hope may nakuha na naman kayong health information sa ating channel. Thanks again, Dr. J. Para sa The GB.